Magandang araw mga ka-farming. Welcome po sa ating vlog. Ngayon pong araw ay tayo po ay magkasabog ng tae ng manok. O chicken manok. Ito po. Ito po ang itsura ng kanyang masabog. Tayo kay Boss Michael. Amen. Yan. Tablog ako. Bilig siya na ito na. Bilig. Hindi kaya ng paglaliri. Ang kaliri. Yung tangkama siguro. Ito. Dali tuyo naman po siya kaya lang. Inabutan siya ng ulan. Yan po. Yan po nilalagay pagtatapos niyo po kung handa ang inyong pero durog na. Alos, sama na po niya lupa. Ito po ang sikat ng manok. Na napaka-bantot. Kung hawakan po namin, kala mo hindi siya mabantot. Eh kaya lang, ayan po trabaho eh. Kailangan eh, ilatag dyan sa kabukiran eh. At lalagyan naman po natin ng gulay. Ayan po yung aming pinagala kagad. Farming. Yan po ang pagkasabog niya. Bali, ito po kasing halaman na ito, hinahanda po namin. Bali, kinundusin po namin ang lupa ng ilang buwan, kaya po tinubuan po siya ang dama. Bali, binungkal po namin yan na pagiba, giniba po namin yung kanyang plot. Yan. Nasa bugan po ng taing manok yung aming ipa-plot. Bali ano po kami, anim. Malung po ito. Ito po yung ginagawa kong 4,400 square meter. Yun po. Ganyan po sa kalawang. Kita niyo po ba mga ka-farming? Benvenido. Tama ba 'to niyan? Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Ito. Siya naman po binabatyan niya. Binabatyan niya yung kanyang sinasabog. Po ang isang paraan ng paghahanda ng lupa ng taniman ng gulay. Yan po, maganda po sa lupa. Kung ang lupa nyo po ay kulang sa taba, ganyan po siya. Pang taba ng lupa. Saka yan po, kung tumalab, hindi po yan biglaan tumatalab. Kumbaga po, abal pa para kayo ng gulay, dahan-dahan po siyang gumagana. Gumagana o tumatalab sa kanyang salaman. Unti-unti po siya nakakain ng ating mga gulay. Kaya hindi po siya matatabal. Tapos papatabaan niyo po, siyempre. Yung pataban na tulad ng itinuro ko, yung mga calcium na yun. Pero ang main purpose po niyan ay para matabalag ang lupa natin. Ang tae ng manok. Meron naman po mga gumagamit ng organic.
yung pong mga compost. Pero kami po kasi dito sa Magulayan, dito sa aming lugar, halos dyan po taga kami lahat. Bago po namin sila i-plot o gawing kama yung halamanan, gawin ng kama, gawin ng plot na ganyan, yan muna po ang ina-apply namin una. Yan po ang isa sa paraan na paghahanda ng ating halamanan. Madugo-dugo pong proseso yung buong, hindi po basta-basta ang proseso ng ating gulayan, kasi kailangan niya po lagi ng taba, kailangan niya pong lagyan ng ganyan. Parang mo nga bali mahabang proseso ang ano, pagkondisyon ng lupa ng halamanan. Ito po kasi matagal na namin halamanan to, bali halos nasa 6 na taon na. Kaya po pagka tuwing tag-araw, ikinukondisyon po namin siya. Tapos gantong panahon na po siya namin siya ulit ibabalik. Diba, gigibayin po namin yung ano, gigibayin po namin. Diba, tingnan nyo po, hindi na po siya nakaplat. Alas pantay na po siya. Kasi po inano po namin yan, binungkal yung lupa na hinulog namin doon sa mga kanal niya, kaya nagpantay po siya. Pero yan, i-update ko po kayo ulit dyan pag aming ginagawa yung aming pong inaangat na yung lupa para maging plot, para maging taniman ng gulay, mga kaparming. Hindi po yan po, kaya po pasabog ang ginagawa namin para parehas po ang latag ng tayong manok sa lupa, para patas po yung ganyang lupa, yung ganyang pataba. Pagka po kasi pabuhos ang gagawin, hindi po siya magpaparehas ng tagay. Meron pong malalagyan, meron pong hindi. Eh pagka po pasabog kasi, may parehas po ang magiging latag ng taing manok sa ibabaw ng ating taniman ng halaman. Ginoon po siya agad kinakain ng halaman. Ang makakain lang po ang halaman yan pagka halimbawa po yung mahaba na po ang mga ugat, malaki na po ang ating tanim, namumunga na. Bali ang ating halaman ang unang proseso dyan, kaya lumalago siya dahil po sa ating pagdidilig ng ating mga ilulusaw na pataba. Kung ano, di ba dinama yung kabiyak na yan? Yung kalahati dinama, yung kalahati hindi. Gumagawa rin po ako dyan, kaya lang ngayon, nagbablog po muna ako. Ang hirap po kasi magblog nung ano, nang iiwanan mo lang yung cellphone, tapos lupa, kukuha ka lang ng video, wala ka nang mga sabihin. Kapala mag-deliver. Sino? Ah, si Gabene. Thank you.
Dahil pagtatrabuhin dito. Tagal-tagal pang trabaho to, sana wag magsado mag-uulan para tayo hindi mahinto sa trabaho, saka hindi mabitin ang ating taniman ng gulay. Kasi po naka-order na po ang binhi nito. Hindi po namin alam na naka-order na yung binhi. Nung nalaman namin, eh, naabot na naman po na ating matagal na ulanan. Kaya tayo baka mag-ahol pa. Kailangan natin makakuha ng maraming tao para pagbabalik ng kama nito, yung plot. Tayong manok, hindi po kasi yung pwedeng buhos-buhos pa kasi po pagka natapatan ng ating tanim na halaman na nakabundok yung ating tayong manok at tinamaan niya, mamatay po siya, hindi po siya natutubo, hindi po siya super-super yung tapan na makukuha niya. Saka yung punta yung manok, hindi po yung dapat na inilalagay sa ibabaw ng ating halaman kasi po yan po nakakalusaw po ng halaman. Kasi po yan, pag nabasa, mainit po siya. Talagang mainit na mainit. Kaya pag nandun po yung ugat ng halaman mo, o yung puno ng halaman mo, sa mismong taeng manok na yan, ang magiging halaman nyo, laging mamatay. Kaya yan, hindi po namin sinasuggest na ilagay nyo sa puno. Kaya po yan, ang proseso nyan, bago kami mag-plot, saka namin po nalagay yan. Kaya siguradong itong ating vlog medyo meron na naman siyang mga ka-farming. Ako po'y magpapasalamat sa aking pagkakagraduate ng 1,000 subscribers sa inyong lahat, sa lahat po ng host ng PKCM na aking nasalihan, at saka sa una-una po sa aking babatiin ng aming host na si Chris Team Dudus. Nagpapasalamat po ako sa kanila at sa team Josepher Vlog, at sa team ng aming premier, sa lahat po ng aming kaibigan sa YT na tumulong sa akin, maraming salamat po. At kapatid na Usual Food at iba pa, kay Idol Lily Francisco, at sa lahat-lahat po ng tumulong sa akin para makagraduate, maraming salamat po.